President, the Malacanang Press Corps has a Hello. Question for you. Yes. One question. Yeah. Sir, magandang hapon po. Sir Maricel Halili po from TV5. Sir, magkakasunod po yung naging pagpatay sa government officials and the most recent was Governor De Gamo. What are your thoughts on this? Ano po yung direktiba ninyo sa mga law enforcers? Well, actually, ang sinabi ko sa ating Secretary Abalos and the PNP is to now make an examination kagaya yung ating ginagawa kapag darating ang eleksyon kung saan ang hotspot. Sabi ko gawin niyo ulit ngayon bago don't think of the election first. But think kung ano yung mga hotspot na mainit na mga lugar at tignan natin. Ang usual naman talaga na dapat gawin diyan ay hanapin yung illegal firearms. Basta walang illegal, basta makakaunti ang illegal firearms, kakaunti yung ganyang klaseng krimen. Yan yung mga private army na ganyan, kailangan talagang dismantle lahat yan. So that's what we have asked them to do. So far, maganda naman ang nagiging investigation. Marami silang nakukuha ang information. Mabilis naman ang paghuli sa ating mga suspect. Sa ngayon, meron pa rin tayo in hot pursuit. Kasi meron, basta sinara nila yung area. And they are conducting what is referred to as a dragnet. Kung saan talaga dahan-dahan, kung meron pa, ay iniipit sa isang lugar. So that's what's happening now. Again, the killing of Governor De Gamo is entirely unacceptable. And it will not stand. It will hindi. This cannot be this cannot go unpunished. Sir, pwede mong mag-follow up. Meron lang pong request si Congressman Arnie Teves na baka raw pwede siyang mabigyan ng protection but kasi because of the political angle dun sa pagpatay ko Governor De Gamo. Everybody talagang binibigyan namin ng protection. We don't know. We don't have details yet. Baka merong kung sino man who feels aggrieved or whatever. Siyempre, mainit ngayon yan. Mainit ang the emotions are running high. So, I've asked our joint. Meron tayong joint na ano yung army at saka yung police. And between them, I said, just keep your presence known, felt, para walang hindi magkagulo. So far naman, we have not heard of any instances or kung meron nababalitaan na may planong gawin, wala naman tayong nababalitaan ganun. Thank you, sir. Thank you. Okay. Sir. Sir Ivan of GMA Integrated News. Sinasabi po ng PNP itong serya ng mga pag-ataking ito every time ay isolated incident. Yeah. Sangayon po ba kayo na isolated incident and also alarming po ba sa inyo especially the brazenness in which this one against Governor De Gamo was carried out? It was shocking. I couldn't believe that this was still happen. Pinasok ba naman yung sarili niyang bahay? At saka when you see the video, talagang lahat, basta naharap sa kanila, babarili nila. Ilan ang pinatay nila, walang kinalaman dun sa kanilang gulo, kanilang away. So yes, this one is particularly terrifying and really, I don't know. This does not belong in our society. hindi na pwede yung mga ganyan. Kaya hindi natin pababayaan na hanggat... I'm sorry. Not isolated. Actually, if you think of the three cases, five, sir. Actually. Well, no, the three cases that first came, iba-iba talaga. But then they started to become political. Yung dalawa, yung first two of the three were actually baka hindi political. Basta, but the other, this is purely political. Yung kay Ruel, it's purely political. That's why we are looking and getting all the best intelligence we can from our people on the ground
to tell us where are the places we should look out, we should be looking at, where do we need more people, where do we need more personnel, who are the personalities involved, etc., like all of these things. So we get a good read on the intelligence. Thank you. Okay. Thank you. Sir, one last question lang daw yung tungkol sa all this farmer kanina. Yes. Hi sir, good afternoon. Alan sir from PTV. Yeah. You just had a talk with the oldest farmer. What have you discussed so far, sir? Tinatanong ko, anong kinakain niya? Kasi I want to live that long also and be that strong when I'm his age. What he was telling me was that nakilala raw niya yung father ko. And he was saying that, so ngayon, dalawa na yung nakilala kong Pangulong Marcos. So yan lang naman ang sabi niya. Tapos sabi ko, I asked him, where was he? How did he meet my father? Kasi mukhang outstanding farmer na siya noon pa. Kaya medyo lumabas na. So, lumalabas na yung pangalan niya. Pero ngayon, naging oldest farmer pa siya. So, yes. I could talk to him for a long time. He was very, very interesting man. I'm sure he has stories he could tell. But the little time we had, I think we enjoyed ourselves. Thank you, sir. Salamat, sir.